makeup pala ng Fox dito. Galing ng Taiwan, pero talaga ano lang siya, purong ulan. Purong ulan hanggang Shamli. Ayos siya, yung iba, nakahazard na. Itong truck ito, nakahazard na siya. Yun na yan, nakasunod na, nakahazard, naka-headlight pa. Yan ang maganda para talagang visible. Ito, naka-fog light lang po ito, isa. Okay na yan. Asala yun, sinusundan natin trailer mga Biros. Yung flat bed na yan ay yung low bed. Magandang umaga po mga kaberos. Kumusta po kayo dyan? Kumusta po yung biyahe natin dyan? Tayo ay nasa biyahe na naman. Biyahe natin ngayon ay pupunta tayo ng ano mga kaberos, pupunta po tayo ng Damam. Deliver po tayo ng Damam mga kaberos. Kaso lang yung biyahe natin ngayon medyo ano, medyo mahirap. Kasi yung mga ano natin, paligid natin, yung sa likod, hindi natin makikita kasi ano ito yun, mga beres, kumuulan kasi. Tapos, yung side mirror natin, lumalabo na, kasi nasasabuyan ng tubig, tsaka nagmumoist, pati doon sa bandang kanan natin. Kasi yung kanilang umaga, pag-iisi ko kanilang umaga, doon ako natulog sa ano, sa Taima kagabi. Madaling araw, wala na, umulan na siya. So kagabi, sobrang lamig kagabi sa Taima, yung sa bandang Tabok. Sa ako po po yan ng Tabok na region. So, napakalamig kagabi. Tapos kanilang madaling araw yun, bumuhos na yung ulan. Hanggang ngayong umaga, hanggang ngayong tanghali, nandito na tayo sa ano, mga beso, Mukak. Yung Mukak, dito po, pagkaliwa, Mukak na po ito. Papunta na po tayo ng ano, papunta tayo ng Hail. Hello mga beros, pasunod-sunod tayo dito sa mga truck na to. Kasi dito yung maka ano, dito yung maka overtake. Kasi ang iningatan natin dito mga beros, yung kasunod natin. Kasi may mga patrol po kanina na nadadaanan natin. Hindi natin alam, baka biglang sumunod yun. Hindi natin makita yung blinker nila, kaya nag-iingat po tayo. Tapos napaka-importante dito mga beros, yung DRL natin dapat gumagana. Or yung daytime running lamp natin, ayan, yung or fog lamp, yung tinatawag yan, tulad yan, yung mga kutsi. Kasi yung mga sasakyan mga bros, yung mga kutsi na yan, hindi nila pinagana yung ano, hindi nila sinindi yung tinurn on nila yung fog light nila. Kaya ito ang isa pinag-iingatan natin. Yung mga kutsi kasi, yung iba sumusunod sa mga ano, yung sumusunod sa mga truck, yung mga naglalaro, yung mga anong ginagawa nila sa likod, gusto nila masabuyan ng tubig kasi, kaya kailangan ingat tayo dito sa mga kasalubong natin mga truck, kasi ang likod niyan hindi natin alam, baka may kutsi na nakaguntot na matutulin pa naman. So, kaya lagi nagana yun nun, na gumagana yung fog light natin or DRL or daytime running light natin, para visible po tayo kahit ganitong sitwasyon na medyo yun, yung kita nyo naman mga person na kumakapal na yung fogs tapos kasabay pang ulan. Yun ang isang pinag-ingatan natin. Tulad yan, walang ano yan, hindi naka-fog light yung mga ganyang mga kotse, hindi na sinisinti. Kaya yung ingatan natin, biglang lulusot yan, biglang overtake sa mga sinusundan nila truck. Kasi itong si binabaybay nating highway mga beros, ano po ito, salubungan. Salubungan po ito ng 300 kilometers. Yun po yung binabaybay natin ngayon. Mula pa ito ng tinatawag itong Cubre Alula. Tinatawag namin yung Cubre Alula kasi tulay po yung Cubre mga beros. Ibig sabihin nun tulay. May ano po yun, parang cruising na siya. Yung padiretso, Alula, tapos yun sa baba, Pamadina to Taiba or Tabok. Nakakapal na ng ano, fogs. So
ito palagi natin mga Veros, mga ano po yan, mga bundok po yan. Kasi lang din na talaga makikita, sobrang kapal ng fogs. Fogs, saka ano pa? Ulan. Napaka-importante na talaga na dito. Importante yung fog light natin. So itong gamit naman natin mga Veros, itong Fuso na Mitsubishi, ng bagong labas, na FG. Ano na to, may naka ano na to, naka built-in na DRL. Talagang ano na siya. Gumagana siya pag i-start pa lang ng truck. Yan, automatic na siya na gumagana. Ito ano, baka delikado po dito banda kasi ano po ito, mga so ang liit ng ano, ang liit ng gutter. Tapos bangin po itong mga gilid nito kasi inaano to. Bundok po itong paligid dito mga Veros. Sobrang kapal na ng ano, ang kapal na ng fogs. Hindi na makikita dun sa pananganan natin. Mga bundok po yan mga Veros. Makikita nyo sa paligid natin. Yan mga bundok na yan lahat dito. Sumasabay pa yung ano, sumasabay pa yung natin dito mga Veros. At yan, tulad niya, maganda po yan kasi visible po sila, ginagamit nila yung yan, naka headlight na talaga sila mga Veros, hindi na fog light. Yan, mas maganda naka headlight, gumagana yung headlight nila para visible talaga kasi ganito pakakapal na po ng fogs. Yan, ang kapal ng fogs dito sa mga bundok oh. Sakop na po ito ng hail mga Veros, no? Makakita nyo ayun lang po ito, yung paligid na yan, yung mga gilid-gilid sa mga bundok. Ayan ko lang kung makikita nyo, may mga maraming kutsi po dyan. Mga Saudi po yan na namamasyal dyan, gustong gusto nila yung ulan. Yung mga maglalaro dyan sa mga putikan. Maraming nagpipicture-picture dyan ngayon kasi maulan nga. Yun ang pinakagusto nila, kaya yun din ang delikado dito kasi minsan sila naglalaro nga dyan. Pa-drifting-drifting dyan sa mga putik-putik sa gilid ng highway. Na, kapala na talaga ng fogs. Sabayan pa ng malakas na ano, malakas na hangin. Yung hangin naman yung mabaris, pasalubong po tayo dito ngayon. Banda ng ano dito. Ito yung paligid natin. Puro pato na bundok. Dyan sa kabila, ganun din. Halipat natin dito, ganun din. Bundok na talaga dito na puro ano to, purong bato. So isa naman ito, ingatan natin para sa pagdadaan po tayo dito. Watch out po tayo sa dadaanan natin dito kasi medyo may mataas sa bundok dito. Hindi natin lang, baka may biglang babagsak o gugulog ng bato dyan sa taas. Dito banda yan, tulad nito, mataas po yung bundok dito sa bandang gilid natin sa kaliwa. Napakataas po yan ang bundok. Mayroong delikado rin dito pag tag-ulan mga Veros kasi baka may biglang babagsak dyan sa taas, maulog. Kahit mga piraso lang na bato, mababagsak yan dito sa sakyan natin. Sigurado wasak yung mga windshield natin dito. Big up pala ng fogs dito. Galing ng tayo mga Veros, talaga ano lang siya, purong ulan. Purong ulan hanggang Siamli. Ayos yan, yung iba nakahazard na. Itong truck ito nakahazard na siya. Yun yan, yung nakasunod na, nakahazard, naka-headlight pa. Yan ang maganda para talagang visible. Ito, naka-fog light lang po ito isa. Okay na yan. Asa lang yun, sinusundan natin trailer mga Veros. Yung flat bed na yan ay yung low bed. So kailangan natin mga hazard ngayon para mas maging visible pa talaga tayo at maging alerto yung mga kasunod natin. Yan, nag-headlight na talaga siya. So lang itong sinusundan nga natin isang flat low bed mga Veros, napaka delikado po yan pag ganyan
hindi po siya visible kasi isa gumagamit ng kahit parklet man lang, anong ginano niya, nakahasan man lang, wala. Kaya pag napalayo po siya wala sa atin, medyo ano siya, medyo hindi na siya maklaro, malabo na, hindi siya masyado ano na. Ano po ito eh, Dubai po ito, naka-plate number ng Dubai, dalawa po yung magkasunod. Yan po yung sinusundan natin. So mabuti nga yan, may kasunod tayo na medyo mabilis or matulin. Kasi nga, papunta pa lang po tayo sa ano, panilibir pa lang tayo ng dama mga bros. Kailangan po tayo, kailangan tayo makarating sa tamang oras. Kasi yung diskarga po nito bukas po ng umaga ng alas 5. Alas 5 ng umaga, dapat may diskarga na po ito sa Damam. Yun po sa Alcubar. So, malayo-layo pa yung pabiyahe natin. Kaya kailangan natin, ano ito, medyo apak-apak muna tayo ng silindador punti. Mabuti nga ito, sinusundan natin ay tumatakbo sila ng 95 to 100 kilometers. So, yun po yung sinusundan natin. Kasi pipreno naman yan pag may patrol. Kaya bumuntot muna ako dito. At yung likod ko, hindi ko na masyado makikita talaga. Napakalabo na po. Hindi ko na makikita talaga. Oh. Maliban kung may mag-headlight sila o nagagamit ng fog light. At kaya bumuntot ako dito. Yan, okay yung takbo nila. Naka 90 sila. Yan ako, pakikita nyo mga bros. Malayo lang sa camera natin. Kaya sumunod ako dito sa kanila. Kasi pipreno naman yan pag may patrol talaga or yung mga kamera. Kasi yan sila mga bros, yung mga taga ibang bansa nung pumapasok sa Saudi, wala po yung mukalpa or walang violation kahit makamera sila. Kaya pag nakita ko yung sa unahan na may kumislap, then at least alerto na ako, alam ko na may kamera dyan. Kaya sumunod po ako dito. May kasunod nga sa atin, may sumunod din na sa truck. So, ganyan yung mga teknik ng iba mga bros pag ganito mga sitwasyon na malabo at saka ganitong oras, ganitong mga sitwasyon na panahon, may mga patrol po na rumurunda talaga tulad kanina, may mga patrol na nagaanan natin. Sumunod ako dito. Sa likod ko may sumunod din, bumuntot din sa akin. Malalaman natin yan pag may mga patrol mga bros, yung magbabagal yan sila, siyempre ma-alerto na tayo. Naghahapon po kasi tayo ng ano mga bros, naghahapon po tayo na yan, palabas na po tayo, wala na pong masyadong bundok dito. So dyan sa unahan, malapit na po tayo sa ano, sa bayan ng Hail. So yun, naka ano tayo ngayon mga bros, naka heater po tayo kasi napakalamig po talaga sa labas. Lakas pa yung ano, lakas pa yung hangin. So malapit na po tayo sa ano, sa Hail, 40 kilometers ang Hail. At ang tatakbuhin pa natin niya mga bros ay ano pa ito, 1,300 kilometers pa lang po tayo yung tatakbuhin natin mula ngayong buong araw hanggang buong magdamag ng gabi. Wala po tayo ano ngayon, wala po tayong tulugan, diretso po yung takbo natin mga bros. Eh siyempre magano muna tayo, mag-refuel. Dadaan tayo sa Hail, dadaan tayo ng Buraida, dadaan tayo ng Riyadh, dadaan tayo ng Gudah. So yan po yung mga stopover natin mga bros na dadaanan. So kakain tayo isang ano lang. Mamaya tanghalayan tayo ito sa Hail. Tapos hapunan natin doon na sa ano, doon na sa Riyadh yung hapunan natin dito. Para makahabol tayo sa oras kasi ano na po, anong oras, alas 11 na po. Alas 11 na lang tanghali sa nandito pa tayo sa Hail. Kaya habol-habol tayo sa oras kasi medyo late po yung ano natin. Late po yung biyahe natin. Anong oras na nakaalis kagabi sa Tabuk? Alas 11 na po ng gabi. So, napaka-late na po yun. Kasi hindi tulad ng dati, yung mga damam na biyahe, ang karga po niyan ay hapon. Alas 5, alas 4, kakarga na po yan, alas 3. So, kaya medyo maluwag yung oras dati, hindi medyo pagod. Makabawi ng tulog pagdating. So, ngayon, medyo, ano na, medyo mahirap. Talagang habulan na talaga sa ano, ha? Habulan talaga sa oras.
driver ang mapipilitan na habol yung oras para lang may dating yung pangarga natin, yung mga produkto ng kumpanya. So sagot natin lahat yan, yung mga mukalpa dyan, yung over speeding, sagot natin yan lahat yan malibat sa violation ng truck. Kaya medyo ano tayo dito, medyo hirap sa biyahe pag damam. Kasi darating tayo dito mga beros, mga posible nasa mga alas 4 or alas 5 na po ng umaga. Yun na po yung dating natin. So pagdating natin na, baka makatulog na tayo ng mga isang oras. Yan, maganda na po yun, isang oras. Talagang okay-okay na yun. Isang oras na tulog mula sa almost 24 hours na takbo. Tapos ng diskarga doon bukas, ano na po tayo, alis na po tayo pagka alas 9, mga 8:30 pwede na tayo lumabas ng damam para makalabas yung maaga at makarating ng gabi doon sa Riyadh at makabawi na tayo ng ano yan, tsaka pa tayo makatulog ng medyo maayos-ayos talaga. So yan mga beros, maraming salamat po sa panonood nyo. Ayan po yung biyahe natin ngayon, ano to, biyahe maulan, ulan tsaka fogs. Tingnan natin, kita mo natin yung paligid natin. Malapit na po tayo talaga sa ano, malapit na tayo sa bayan ng Hail. Papasok na po ito, ano na to, 30 kilometers na lang, ano na po yan, Hail na po yan, malapit na po talaga. So maraming salamat ulit mga bros, at ingat din po kayo dyan sa biyahe, yung mga kabros natin dyan, maraming salamat po sa panonood nyo, yung mga katracker natin dyan sa Pilipinas. Maraming salamat po sa suporta nyo, yung mga top fans po natin dyan. Nasunod na araw, shoutout ko po yung kayong, shoutout ko po kayong lahat. Sa ano natin, post natin sa page natin. Ayan na po, maraming salamat mga kababayan po natin. Ingat po kayo lahat. Dito ako kamero sa desierto. Magkapusan muna tayo dito po natin sa Usa. Ayan, Usa, yung ano to, may deer po dito, deer. Bye bye mga kamero, bye bye. God bless sa lahat, bye bye. Sarado yung restaurant.